So yan mga idol, good evening. So kakauwi ko lang. Galing tayo doon sa ano, sa rescue doon sa isang high-end na subdivision sa Mintal. Mag-vlog ako dito ngayon kasi para ano, shoutout, mag-shoutout lang tayo. So mag-special shoutout ako sa ano, sa Team Bunsurot ng Agusan dito sa Mindanao, Agusan del Norte. Yan sila. Sila idol ano yan, bali nature warrior. May-ari yan sila ng ano, ng ancestral domain. So malaki yung lupa nila. Maraming mga gubat. So kung gusto niyo pong matuto ng jungle survival at saka anong pwedeng kainin doon, paano lutuin yung mga wildlife, tutukan niyo yung vlog nila. So again, Team Bunsurot, no, Agusan dito sa Mindanao. Shout out sa mga idol, padayon lang pirmi sa pagprotekta sa ato ang kinaiyahan. So patuloy lang sa pagprotekta sa ating kalikasan mga idol. Special shout out ko na lang din sa kaibigan natin sa Lanang, kanila ano, kay Jimeno Gatmin, tsaka sa asawa niya Angelo Gatmin, tsaka sa family ng Gatmin family, kasi nanonood sila ng mga vlog natin. So suporta, sumusuporta sila. So kay ko lang dito yung mga hindi ko pa na ano, na pa na mention na mga shout out. So yung gusto mong pa shout out, comment lang kayo sa mga YouTube videos natin para at least may ano, makita ko kaagad din, masali natin sa shout out. So ayan, buksan natin yung ano mga idol. May dinaanan ako kanina. Ito. So ito, gusto ko din magpasalamat pala. Special shout out din kanila Sir Charles, Sir Rex ng JG's Kambingan. So ayan, may pinadala sila ng mga bota. Ayan. Bota dalawang pares, saka meron din tayong ano to, parang gloves. Ayan. So maganda to. Safety gloves. Maganda to sa pag ano, buhat ng mga tambak na gamit para at least hindi tayo masugatan sa kamay. So shout out, maraming salamat sa JG's Kambingan family, care of Sir Charles. Dito yan sa sila ano, sa Balyok. So abangan nyo yung ano, yung vlog namin. Drop it. Mga idol, dito tayo sa isang subdivision sa May Mintal, sa proper. So may cobra daw dito pumasok sa bahay. So nakuha ni ano, ni idol Charlie. Malaki na to, juvenile. Ayan. Ayan. Malaki na to mga idol, na less than a year na to. Ayan, so labas natin para ano. So ayan mga idol, bali labas natin yung ano, yung summer cobra na na-rescue ni idol Charlie. Kasi summer cobra to siya, so highly venomous. So dito tayo sa ano, dito tayo sa isang subdivision, di ko na lang i-expose yung exact na ano, na pangalan ng subdivision. So dito lang to sa amin, sa banda sa amin. So ayan, ilabas natin to, ayan. Malaki na to siya mga idol. Ayan. Ganito lang to siya, mga wala pa tong ano, wala pa tong isang taon. Ayan. So ayan, ganyan lang yung behavior nila mga idol. Ayan. So ayan. So pag ganyan, gusto niya umatras, talagang gusto niya lang umalis. Ayan. So ingat kayo mga idol, kung gusto niya magre-rescue ng ganito, huwag talaga kayong ano, hawak. Huwag niyong i-handle ng ano, kamay lang. Kasi mabilis to silang kumagat. Ganito na ano, ganito pa kaliit, mabilis to silang kumagat. So lahat ng ano, lahat ng gumagalaw sa harap nila, ano, yun lang yung kakagatin nila. So baby pa to. So kung makagat ka nito, mga
1 hour mag symptoms, magbati na ka. So 1 hour mga idol, medyo ano na, medyo ano na yung symptoms niya. Masakit na yung ulo mo, ganyan ganyan. So yan. So dito daw nakuha ni la ano, dyan sa bahay nila yung cobra. So yan. So relocate lang natin to sila. Or at least hindi na makadisgrasya ng tao. So yan. Summer cobra mga idol. Yan. Ganito lang yung behavior niya, yan. So yan, gusto niya lang yung ano, umalis. Ganito lang yung behavior na talaga mga idol yan. Gusto niya lang umalis. So bata pa to mga idol, nasa mga 1, nasa wala pa, less than a year pa to. Less than a year, less than 1 year. So malaki na siya, may kinain siya, you know. Nakita niyo, may kinain siya. So pasalamat lang tayo kay ano, Idol Charlie. Kasi na nakulong niya kaagad, nilagay niya dyan sa kulungan niya. Yun sa ano mo pag ano, itabunan na mo diritso, ikamot mo. Wala kaya, kung di ko ano, ako ka naman. Naka-itong? Ay, naka-snake tong? Hindi, ganun sa pan ng loob, sa kutina. Ah, wala ba? Sarabo. So, ayan mga idol. Pasok na natin siya para hindi na siya makadisgrasya. So, ayan. So, ayan. Ayan. So, malaki na siya. So, ayan mga idol. Ipasok na natin siya sa ano? Sa cloth bag para at least malese na yung ano. Tapos, check natin yung palibot nila, Idol Charlie. If ever, ano, baka may mga signs pa ng ahas, at least makita natin. Ano lang siya? So ayan mga idol, baby pa to mga idol. Cute pa to siya. Cute pa to siya, ano. So, ganito siya idol. Galing pa siya sa ano, kulungan. Ayun. So, ganito kalaki. Nasa ano na to? Mga 1 year. So, pagkain nila mga idol, mga butiki. Mga palaka, tsaka daga. Ganito pa kaliit. Kakain pa to ng mga butiki. So, highly venomous to mga idol. Delikado to siya kapag nakagat ka. So, relocate natin siya dito sa amin. Maliit pa lang naman to. Doon lang sa amin. Yan. Summer cobra. Salamat tayo kay Idol Charlie. Kasi tinawagan niya tayo kaagad. So, yan. Pasok na natin siya mga idol. So, thank you tayo. Kay Idol Charlie. Pa-interview ka. So ayan, bali andito tayo sa isang subdivision. Ano lang, bali i-relocate natin to siya, hindi natin i-expose yung lugar. Kasi medyo private tong ano eh. So, abangan nyo mga idol yung ating pag-release nito doon sa amin banda. Ayan. So dito yun idol, dito yun dumaan yung ano kasi pumasok doon yung summer cobra. Ayan. So, may siwang dito. Maliit. So, dito pumasok yung summer cobra yan. So, makikita nyo mga idol, may gap yan. 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 So, kaya nilang i-flatten yung ano idol, yung katawan nila para paano, para makapasok sila sa isang mga butas or any ano, any area nga gusto nilang pasukin na may, kasi naghahanap sila ng pagkain. So dito nakita ni Idol Charlie mga idol. Yan naman po. Yan, kukunan mo yung sa ukman. So yan. Dito yung kanina. Yan, yung entrance. So yan. Dyan. Dyan niya nakita habang nagwawali si Idol Charlie. So buti na lang mga idol, hindi pumasok doon or dito sa ilalim ng mga upuan nila. Kasi blind spot. Mahirap talaga makita yun siya. So swerte na lang talaga. So
So, yan lang. Ugaliin lang natin na maglinis talaga everyday. Kasi hindi natin alam yung mga pumapasok na ano. Yung cobra kasi natin mga idol, aktibo siya ng 9 a.m. to 3 p.m. So, naabutan ni Idol Charlie dito. Nagwawalis siya. So, mga alas 9. So, papasok pa yun siya. Ng ano, ng bahay. Maghahanap ng pagkain. So, ganito kalaki. Most likely, pagapang-gapang lang to sila. So, ayan mga idol. Kaalis na tayo dun sa subdivision. Bali, hindi lang natin i-expose yung ano kasi medyo private. Tsaka medyo ano, high class yung ano subdivision. Tapos yung may-ari ng bahay, ano din, medyo private din. Ayaw niya mag ano, ayaw niya mag pa ano, pa interview. So dito lang yun sa Mintal. Malapit sa ano, malapit lang sa amin din. So bago tayo umuwi, daanan muna natin yung ano, yung mga kaibigan natin sa Barangay Balyuk, doon sa JG's Kambingan. So bali sila Sir Charles at Sir Rex nag ibibigay sa atin. So daanan natin kasi medyo matagal na yon. Kunin natin, at least magamit natin kaagad kung ano man yun. At least ano, magamit natin sa mga rescue natin. So, tingnan natin mamaya mga idol, update kami pag andun ako. So ayan mga idol, dito tayo sa ano, sa Balyuk. Ayan, so dito tayo pupunta, BG's Kambingan. Ayan, pasok tayo. Ayo. So mga idol, dito tayo sa ano, ha, sa JG's Kambingan. So may pinakuha si Sir Rex sa amin dito, si Sir Charles pala. Ayan mga kaibigan natin, yan sila, sila ma'am. So, dito yan sila nagtatrabaho. So kukunin natin yung ano, hi ma'am. So may pakuha si Sir Charles sa atin. So antayin lang natin mga ano. Ayan mga kaibigan natin, yan sila. JG's Kambingan. So dito sa Balyuk, sa ano, sa ano lang, katapat lang ng ano, ng Deka Homes Talomo. Ayan. Ayan mga idol, picture taking muna kami ang mga idol, ha. Ayan sila ma'am. Taking muna kami. Ayan. So ayan, JG's Kambingan. Ayan. Dito sa Balyuk. So dito lang yung ano, dito lang yung Deka Homes Talomo dyan. Salamat tayo kanila ma'am. Pauwi na tayo. So abangan nyo yung ano mga idol, abangan nyo yung release ko ngayon. Bali uwi na ako ngayon kasi gabi na. So i-release pa natin yung ano, yung na-rescue natin doon sa subdivision, sa Samar, yung Samar Cobra na maliit. So update kami mga mamaya pag uwi ko, mag-release na ako noon. Kasi ano na, hapon na. So ayan, may binigay sila Sir Charles. Open natin yung mamaya. So ayan mga idol, medyo madilim na, madilim na sa amin. So magre-release tayo ng ahas ngayon dito na sa amin banda. So okay lang na medyo madilim. Ano, bali mag flashlight lang tayo doon. So maabutan tayo ng gabi sa daan. Medyo malayo pa kasi yung ano, yung spot na nirilisan ko dito sa amin banda. So sige lang. So update kami later mga idol. So ayan, flashlight lang kailangan natin. Ayan. So ito, medyo madilim na. So ayan. So bali ano lang, gusto ko lang din palang i-shout out yung ano, yung mga kaibigan natin sa JG's Kambingan. Yun, thank you kasi nagbigay sila ng ano, ng donation. Sila Sir Charles at Sir Rex. Thank you JG's Kambingan family.
So ayan mga idol, dito na tayo sa spot. Medyo madilim na. Wala nakikita na. Ayan, tubig. Dito tayo sa may sapa. Banda. So ayun, bali i-release natin yung mga ano, mga ahas dito na lang banda. So wala nang tao dito. Medyo ano na, masukal na to na party sa may sapa na. So wala nang tao dito. So release natin yung ano, yung summer cobra natin, tsaka yung isang ano, ahas na pinakuha din sa atin na pit viper. And, pero hindi ko na yun ni-vlog kasi sinungkit ko lang naman yun. So yung pit viper, bali sa puno yan sila, nocturnal. So yan, abangan natin. So dito tayo mag-release. Hindi na masyadong ano, hindi na masyadong nakikita. So hindi ko lang i-expose yung lugar masyado. Mas importante makarelease tayo ngayon kasi madilim na. Narinig yung mga ano, mga palaka ba yan, o mga ano, insekto na lumalabas pag gabi. Ayan, hinahin natin itong ano. Hinahin natin itong pit viper. Para at least makapamuhay na siya ng ano, papayapa. Ayan. Parang ayan, para ano, para so yan, dyan lang sa akit ng sa mga puno. So lagay natin siya doon sa ano, medyo tago na lugar na. Yan, tago ka na. Yan, yan, tago na yan siya. So maghahanap na yan sa aktibo yan siya ngayong gabi. Wala na yan, maghahanap na siya ng pagkain ngayon na ano. So pangalawa, so number 2, so ano natin, summer cobra. Yan, medyo matapang to siya. So pakawalan natin kaagad kasi gabi na, baka makagat ako. Hindi ko na to i-handle kasi ano, kasi baka makagat ako kasi medyo madilim. So tap ano ko na lang siya, pakawalan ko na siya kaagad. So medyo delikado kasi mahirap yung ano, mahirap yung ilaw. So baka hindi ko makita na bumalik siya tapos makagat yung kamay ko. So ayan. Ayan. Narinig niya, naghihis niya. Baka mong test kanya. Hindi na siya. Tago na siya sa bato. Ngayon mga idol, bali hindi na ako mag ano, magpapaalam na ako. Madilim na. Baka may ano dito, may mumu. Bali shout out ko na lang yung ano, yung mga bagong kaibigan natin, mga bagong nag-subscribe, yung mga silent viewers. Salamat po sa pag-subscribe. At least kapag yung subscribe nyo, nakakatulong din siya kasi to spread awareness sa mga ano, sa mga
kaibigan natin dyan na about sa ahas. At saka anong gagawin kung may mga encounter. Pauwi na ako. Yan, madilim na.